So yung inverse hyperbolic functions, may formula. Pero involved pa rin dun yung ln o yung natural logarithm. May formula siya pero lagi nakadugtong dun yung natural logarithm o yung ln. So mabuti't pinag-aaralan din natin yung log na yun. Pero meron siyang domain. May restrictions yung kanyang values, no? Nakita na natin. So ito ay intro lang to nung pero bukas magse-set tayo ng doon natin talaga fully ipa-plot o isusulat natin sa papel, then ililipat natin sa ating mga notes yung ating napag-aralan. Mag-evaluate ng inverse hyperbolic function. Yung inverse hyperbolic function is yung sin raised to negative 1, cos raised to negative 1, tan raised to negative 1, yung cosecant h raised to negative 1, secant h raised to negative 1, tsaka cotangent h raised to 1 o negative 1. So yung trigonometric functions, lalagyan mo lang siya ng h para maging hyperbolic. So yun yung pag-aaralan natin, tsaka yung mga domains. May formula naman siya. So hanggang dun lang muna. Pero maganda rin eh, no? Kasi hindi naman, eto yun eh, hindi naman eh, kasi may mga softwares na may mga softwares na ginagamit aside from X, may mga apps na usually ang specialization ng apps is yung values ng mga hanging cable cars and hanging cable wires. So dun pa lang papasok na yung hyperbolic functions o hyperbolic trigonometric functions. Both yung regular and then yung inverse functions. Both yung regular functions and yung inverse functions parehong ginagamit. Diba? So, ano yan eh. Kasi karamihan ngayon, software na. Yung iba nga, inilalagay pa sa artificial intelligence yun. So, and saka, pag-aaralan din natin yung history. Sino nakadiscover ng hyperbolic functions bukas? Yung hyperbolic trigonometric functions. Idadagdag natin yun para kompleto. So, yun lang po.